rin mo natin si, oh. Alam mo, chiniga ko ng chiniga si Direk kasi baka mag-walk out eh. Naman, si Direk, Joey Reyes. Grabe naman. Technical consultant po yan ng Film Development Council of the Philippines at si Professor Amor Alhibe, lecturer ng St. Scholastica's College. Good mood ngayon si, good mood si Direk ngayon. Kaya... Uy, lagi naman akong good mood. I know. Pero lahat, ang mga artista, tumitino dyan. Hindi pwede yung hindi matinong artista kay Joey, na tatalakan siya. Ako, tatalakan ko talaga. Okay lang. Yung nabitin natin tanong, Direk Joey Reyes, ano po, aaminin ba natin na pag-creative ang pinag-uusapan, mas creative na ngayon yung mga Koreans kesa sa Pilipino pagdating sa mga teleserye? Alam mo, hindi ko sasabihin mas creative sila. Ang sasabihin ko is given the chance and opportunity na ibinibigay sa Koreano sa mga Filipino artists, sa mga Filipino mga manunulat, mga direktor, matatapatan natin sila o baari pang higitan. Okay? Tandaan natin na mahaba rin ang ating tradisyon, okay, sa sining. Mahabang ating tradisyon sa sining, at kung meron mang balakid, ang balakid na yon ay ekonomiya. Hindi ba, Amor? Okay? Ang balakid doon ay ekonomiya. Sa imahinasyon, ay nako. At sa ano, sa creativity, hindi mo maano Pilipino. Oh, eto na lang, Alvin, Doris. Sa musika, sino ang tatapat sa Pilipino pagdating sa musika? Ay, oo. Di ba? Oo. Pero it's the opportunities given to our artists which somehow create the setback. Okay? So that's why ang important, this is where the government comes in. I think importante sa gobyerno na bigyan na ng pagpapahalaga ang sining. At ang dahil mapapakinabangan din nila ang mga artists. Hindi lang sa pangkampanya na sasayo-sayo sa entablado pag kumakampanya. Hindi ba? Dahil tignan mo nangyari sa Korea, magkanong bilyones ng dolyares ang pinapasok ng Hallyu, ng Korean popular culture. Yeah. It's about time you give it importance. Yun lang po. Okay. Professor, ikaw na ba? Mas magaling ba ang Korean o creatives o Pinoy creatives? Siguro hindi yung kailangan ikumpara. May kanya-kanya tayo sigurong kagalingan. Ano? Ang nangyayari lang, wala pa tayong ganung kalaking opportunity compared sa kanila. Sa mga ibang ang interview na sinabi ko, hindi bago yung ginagawa ng Korea. Alam natin yun eh. So, di ba, Direk? May visual language, may principles ng good storytelling. Alam natin yun. Ginagawa na natin yun noon. Maaring nalimutan lang natin. Kailangan i-remind. Or kailangan siguro may retooling na mangyari. Training siguro, further training sa ating mga nagtatrabaho, sa mga creative na gumagalaw sa industriya. Pero pagdating sa kakayahan na gumawa ng isang world class, palagay ko hindi tayo pahuhuli. In fact, ang ABS-CBN noon, alam po nag-e-export na rin tayo noon pa sa Indonesia, 'di ba? Sa South Africa. Ang problema, Alvin, Doris, I think yung sustainability, once sinake natin tong challenge na to, kakabit yun eh, kakambal dapat yun, hindi natin yung pwedeng iwanan. So hindi lang it's about doing productions, coming up with a product. Pero paano natin siya isusustain? At ang tanong, gusto ba nating gumawa something for global consumption? Kasi kung local consumption lang yung tinatanong, walang issue siguro tungkol dyan. Pero yung global opportunity, gusto na ba natin yung i-grab? Kasi nandun yung challenge ngayon. Pero once gin-rub natin yon, ang daming nakakabit, ang daming preparation na kailangang mangyari. We will be selling our culture. Kaya diba, ang isa na lang example dyan, yung pagkain, tinuturuan tayo na ito, instant noodles to. Ganito pagkain. Kasama yung sa isang eksena. So, tayo ready ba tayo na magsabi na, ito pansit bihon, ito pagkain yan, ito halo-halo, binataang bilo-bilo. Di ba yung ganun? Naalala ko yan, kasi, prof, dun sa ano? Yung sa Parasite? Diba? May pinakain sila na ano? Ay, exactly. Halos lahat kumain na noon after mapanood yung movie na yon. No, tsaka si Amore, hindi lang nila binibenta yung kwento, binibenta nila ang kanilang kultura. Okay? Tama. I mean, dahil, hindi ba, Amor, dahil dyan sa K-drama na yan, ano?
Ako eh, addict na ako sa kimchi at saka sa soju. Oh. Ay, maraming ganyan. Kimchi. Tama-tama, oh. Direkta, no? It's the culture, no? Kulturang binibenta, no? Mm-hmm. Sa totoo lang. Mm-hmm. At saka, Alvin, kasi yung pag nagbenta tayo ng kultura, may kakabit yun. Like yung, halimbawa, ako, dapat iwasan natin magkaroon ng alienation. Yung mga nanonood. So nanonood ako, halimbawa, ay gusto kong kumain ng kimchi. Saan ako pupunta? May Korean store. Yeah. Gusto ko ng soju. Tama. Available yun sa supermarket. Tama. So kakabit yan eh. Hindi pwedeng nagturo kang kakain silang ginataang bilo-bilo, tapos maglalaway na lang sila, di ba? I-imagine nila. Tama. Kasi, I get your point. So, kakabit yan sa negosyo. Isa din yun sa dapat paghandaan. Kaya ang daming kailangang prepare. Yeah. Mm-hmm. Prof, may flash report lang si Bigonia. Bigonia, kaya mo? Okay. Ah, nagdeklara daw. Hindi, binaiper sa'yo. May script. Ay, wait lang. Sorry. Wait, baka hindi pa alam ni Direk Joey Reyes, ha? Aha, okay. Sige po. Martial law. Sige, partner, go. Nagdeklara po ng martial law si Russian President Vladimir Putin sa apat na rehiyon ng Ukraine na inannex ng Russia. Sinabi pa ni Putin na epektibo sa Webes ang kanyang kautusan at binigyan din ng kapangyarihan ni Putin ng dagdag na kapangyarihan ng mga rehiyon. Suportado ng Russian Parliament ang desisyon ni Putin at inihahanda ang draft legislation sa posibilidad ng restriction sa pagbibiyahe, public gathering, censorship, at dagdag na kapangyarihan sa law enforcement agencies. Iniutos din ni Putin ang pagbuo ng coordination committee para sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga government agencies kaugnay sa gyera ng Ukraine. Yan po ang ating flash report. Lolo mo talaga, no? Marcelo. Alam mo kanina. Nagbabay na tayo sa TFC ba? Hindi pa. Bye-bye, TFC. Maraming salamat po sa inyo. Tulog na mga kababayan. Ay, tulog pa lang. Punta na kayo sa mga trabaho nyo. Uy, kagigising pa lang. Kaya nga, punta na kayo doon sa trabaho nyo. Itong partner, tinex ko yan kanina lang si Vladimir Putin eh. Pambihira eh. Hindi ako sinagot. Busy siya. Last na lang dahil may isa pa kaming susunod na guest. Isang round ako and for both professors. Direk, Joey, ikaw muna sumagot. Sa mga magulang, may dapat pa silang ikakaba kung humaling, lulong na lulong, adik na adik ang kanilang mga anak sa K-pop culture. Para ang mga bata, grabe, alam nila yung mga grupo. Lahat alam nila. Kung ikaw parent or parents, is there something to be worried about? Direk Joey, ikaw muna. No, hindi. Because kids are part of a global, hindi ba? It's global culture na eh. Hindi mo naman mapipigilan yung mga bata na ma-immerse sa ganyang klaseng kultura dahil it's all over the internet, it's all over mainstream media, it's all over the new media, hindi ba? So hindi mo maiwasan. Ang importante lamang, gabayan nyo ang inyong mga anak na huwag kalimutan ang pagpapahalaga sa pagiging Pilipino. Okay? Kasi malalaman ng ibang kultura ang ating katauhan kapag hindi natin tinuruan ang ating mga anak na pagpahalagahan din ang sa atin. Kaya, pareho kaming profesor ni Amor, importanteng-importante ang edukasyon hindi lamang sa eskwela, kundi ang edukasyon din sa bahay. Okay? Ang pagpapahalaga sa pagiging Pilipino ang magbibigay ng lakas ng katauhan ng sino man, bata man o matanda, upang ma-integrate yung mga foreign culture sa kanyang katauhan at hindi mawala ang kanyang identity. Alright? Tama. Amor will also agree. Ang secret formula ng Koreans kung bakit sila laging matagumpay is because they are proud to be Koreans. They love their culture. They love who they are. Priority nila yung produkto nila over the world. At dahil dyan, naging malaking fuerza ang Korea as an economic force sa buong mundo. So, again, there is nothing wrong with immersing in Japanese, in Thai, in Turkish, or whatever culture there is, as long as pinapahalagahan mo ang iyong pagiging Pilipino. Okay. Parang gusto ko maging estudyante ni Professor Joey. Kahit araw-araw akong sabunin, okay lang. Araw-araw lang. Ang dami mo matututunan. Madami mo mapupulot. The same question. Okay. Agree naman po talaga. Kahit ano ipanood natin sa mga bata, hindi yung mawawala ang pagka-Pilipino natin. Pero kailangan din natin bantayan, di ba?
kung ano tayo bilang Pilipino. Marerecognize lang natin ang pagiging Pilipino kung magiging tayong proud sa isang pagiging Pilipino. At lagi kong ikakabit yan sa pagpapahalaga, lagi kong ginagamit yung term, we should always confront our history. Tama. Importante yan. Dapat wala tayong discomfort sa ating nakaraan. Dahil yun lang yung magpapatunay kung sino tayo. Bakit matatapang ang mga tema nila? Diba, they take up yung mga Joseon dynasty, era, etc. Yung panahon na parehong pinagdaanan natin. Nagkaroon din sila ng isang dictator, na ruler. Japanese occupation. Japanese occupation. Pero lahat yan, wala silang denial. Kinoconfront nila. And I think it's about time that we become comfortable with our past. Wala pong dapat tayong ikahiya. Kung meron pong Pilipino nagkasala sa atin, dapat siguro malaman natin kung ano yung naging kasalanan, di ba? At malaman natin kung yun ay kanyang pinagbayaran. Kung merong Pilipino na naging hero para sa atin, ba't hindi natin siya i-recognize as hero? Hindi natin kailangang palaging i-deny kung ano yung nangyari sa nakaraan. Let us confront our history. At yun lang ang ating panlaban sa kahit anong kultura na dadaan sa atin. So bilang mga magulang, palagay ko sa atin yun magmumula. Dahil tayo yung mas nakaranas ng nakaraan kesa sa kanila. Apo. Yun lang. Pwede mag-sit in na rin ako sa klase ng amo. Dalawang legend. Eh, kapitbahay lang yan. Pwede ka lang. Tatawid ka galing. Lang. Galing. Oh. Magaling. Oh. Direct Joey, salamat po sa oras po. Maraming salamat. Salamat. Tatawag po ulit kami. Ha? Professor, tara thank you very ta. Much for your time. marunong si Doris. Maraming salamat. Thank you, Professor. Thank you so much. Thank you. Isa, pasalamat mo kami kay Boss Tirso. Ha? Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Amor, Professor Amor, thank you.